Mga ka-taxpayer kong minamahal, ang pangako ko ay magsisimula tayo ng alas 8, time check, alas 7.20 pa lang ng gabi. So, umpisahan ko na total yung mga aatin sa atin ng 8 o'clock, pwede naman nilang panoorin ito later on. So, ang topic ko is hanap buhay. Biyayang hanap buhay, hatid, bigay ng taxation. Napakaganda ng ibinibigay na oportunidad ng taxation. Kahit hindi ho kayo nakapag-aral ng accounting o nakapag-abogasya, hindi rin kayo nakagraduate ng kolehiyo, basta ho marunong kayong sumunod sa pag-fill up ng form, pagpila, pagpunta sa mga BIR offices, meron kayong pwedeng maging hanap buhay. Ayan. Para doon sa mga vloggers, sa mga riders ng Grab, Lala Move, o kahit anong mga motorsiklo yan, alam po ba ninyo na 1% lang ho ang ibabayad nyong buwis sa isa loob ng isang taon? Alam nyo ba yon? Bukod, of course, magbabayad kayo ng annual registration fee na 500 pesos. So, didiscuss ko ho yan na mamaya pagkatapos nating ma-discuss itong hanap buhay. Sorry. So, sir, ano ba yung hanap buhay sa taxation? Kung ikaw ay isang bago pa lang dito, ang dapat mong tingnan dito, ano ba yung hinihingi? Ano yung nire-require ng batas sa mga taxpayer ng Pilipinas? Ayan. So, maraming hinihingi. At karamihan ng mga nagnenegosyo ay walang time para gampanan yung kanilang tungkulin o obligasyon pagdating sa tax. Kasi ang tax, tinitingnan yan as an expense. So, hindi siya negosyo, expense siya. So, siyempre, bakit ko gagamitin yung time ko? Nakikita ko ng 10,000 o 30,000 an hour sa isang platform na hindi ako kikita. So, ibigay ko na lang sa'yo, sabi nga nun, o Mr. Maestro, ikaw na lang humawak niyan, bigay ko sa'yo itong alagang ito, bigyan itang 1,000, pwede ba ikaw na lang ang mag-comply para sa akin? O, ganun ho yung hanap buhay. So, open ho ito kahit kanino. Pag-usapan ho natin, saan? Sir, saan ako magsisimula? Gusto ko maghanap buhay sa taxation. Okay? Dito ho kayo magsisimula. Dito. Ayan. Ito pong nakikita nyo ay BIR form. At yan ay magbibigay sa inyo ng hanap buhay. Totoo ho yan. Hanap buhay. At marami na ho tayong natulungan mga tao na nagsimula sa ganito. So, ipapaliwanag ko lang sa inyo unti-unti ano yung hanap buhay dito. Itong BIR form, mapapansin ho ninyo, application for registration of information. Burahin ho natin yung salitang hanap buhay. Ayan ho. So, application for registration of information, update, correction, and cancellation. Imagine nyo yung andaming pinagagawa. Register, update, correct, number 3, number 4, cancellation. Ano yung i-re-register? Information. Ano yung i-update? Information. Ano yung i-correct? Information. Ano yung i-cancel? Information. So, ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal, napakaraming ipinagagawa ng BIR sa mga taxpayer. At wala hong time yung mga taxpayer na gawing ito. So, kung ikaw, meron kang time. Kasi yung problem ng iba is opportunity mo eh. Katulad ko, saan ba ako kumikita? Yung problema ng iba na hindi kayang isolve, lalo na yung mga deficiency assessment, ang lalaki, million-million, billion-billion pa, lumalapit sa akin yan at tinatanong nila kung merong paraan para mapaliit. Napakasimple lang naman ang ginagawa ko, dalawang bagay. Sabi ng batas, number one, yung taxability of income must be in accordance with the law. Titingnan ko lang if it is in accordance with the law.
deductibility of expense or expenses must strictly be in accordance with the law. Eh, di titingnan ko lang in accordance with the law. Ganun lang kasimple. Follow the law. When you follow the law, money will follow. Okay? Hindi kayo magiging bilyonaryo. Hindi. Pero magiging komportable ang buhay nyo kung ang ninegosyo ninyo ay taxation. Ha? Hindi nyo kailangan mag-empleyado. O kung empleyado kayo, pwede nyo maging sideline. Or, magsimula kayo ngayon, tuturo ko, kayo, boss nyo, sarili nyo. So, ito po yung pamamaraan. Ano yung mga negosyo na pwede nating gawin dito? Unang-una, fill up ng form. Isang negosyo ho yan. Pag-fill up pa lang ng form, pwede ho kayong maningil ng 100 piso sa pag-fill up ng form. O, fill up lang yun eh. Kasi maraming taxpayer na hindi marunong mag-fill up ng form. Number one yun. Number two, review na pinil up ng form. O, so, na-fill up pa na nung taxpayer yung form, ano gagawin nyo? I-review nyo kung tama. Kasi ang bawat mali sa form, may penalty 1,000 pesos. O, yan ho yung penalty. O, reviewin nyo. O, singilin nyo uli ng 100 piso. O, yung, siyempre, pag kayo gumawa, wala nang review yun. Yun na yun eh. So, mas matipid kung ipagagawa nila sa'yo. Diba? Katulad ng ginagawa ko. Yung mga form ko, pinagagawa ko sa iba kahit alam ko. Why? Wala akong time. Diba? So, ang dami niyan. Ang daming taxpayer. Mamay, tuturo ko sa'yo. Paano nyo imamarket yung sarili nyo? Hindi lamang sa Facebook, sa labas. Paano? Tuturo ko sa inyo isa-isa yon. Ngayon, ano yung pipil upan ninyo? Ano-ano yung mga negosyong pwede ninyong pasukin? Dito lang sa BIR form na to, napakadaming negosyo na pwedeng pasukin. Eh, nakasulat na ho eh. Number one, ikukuha niyo yung taxpayer ng certificate of registration. Ayun. So, isa yun. So, kuha kita ng certificate of registration. Magkano ba PF mo? 1,000 lang. Ha? So, wala ka nang, hindi ka na pupunta doon, hindi ka na mamamasahe, hindi mo na mamimit yung may mga COVID. Ako na pupunta doon, bayaran mo akong 1,000. So, bigyan mo ako ng 500 ngayon. Pag nakuha ko na yung certificate of registration mo, tsaka mo ibigay yung 500. So, naka 1,000 ka. Eh, pwede mo naman sabay-sabayin yan sa 10 tao sa isang araw. Diba? Humingi ka lang naman ng kanilang special power of attorney. So, may 10,000 ka. So, kung gagawin mo ng isang araw, tapos sa loob ng isang buwan, 29 na araw na hindi ka magtatrabaho, at least meron kang 10,000. Certificate of registration. So, ang gagawin ko dito kasi, mga ka-taxpayer ko, may mga tao akong natulungan eh. Hingi ako sa kanila ng tulong na gumawa sila ng Google folder, nandoon na yung mga, hingi talaga ako ng tulong para sa inyo. Nandoon na yung mga sample na mga dokumento para kukopihin nyo na lang. And then, makatulong kayo. Eh, alam nyo naman, napakaraming taxpayer sa buong Pilipinas. Dumadami pa ngayon. Alam mo, ito lang gusto kong i-share sa inyo. Hindi ho nawawalan ng business. Dumadaming business. Paano dumadami? Yung mga malalaking kumpanya, yung malalaking dati, yung inaagaw yung negosyo sa maliit. Katulad ang nabalitaan ko, yung nagne-negosyo ng turon, hindi na nagne-negosyo ng turon nung wala pang pandemic. Kasi, meron ng isang mall na nagtitinda ng turon. O, so wala nang paraan yung mga tao na magtinda ng turon. Ngayon, bumabalik. Nakita ko sa mga napupuntahan kong lugar, dumadami ang nagtitinda ng banana queue, kamote queue. Aba, hanap buhay yan. Okay? Ganito kasi, bakit importante kayo na magnegosyo sa taxation? Kasi, ang taxation, ano yan eh, isang malaking cancer yan. Ha? Katulad ng mga nagiging problem na inilalapit sa akin. Million na yung problem bago ilapit sa akin. Sabi ko, hindi naman nagsimula yung problem mo ngayon lang eh. 10 years ago, kailangan mong magpa-register. Hindi ka nag-register. 10 years ago, kailangan mong magbayad ng tax. So,
Year 1 hanggang year 9, wala kang ginawa. Year 10 ka lang humabol. Eh, natural. Hahabulin ng BIR at saka ng local government yung year 1 mo hanggang year 9. Hindi lang yon, may surcharges ka na, may penalty ka pa, may interest ka pa. At pag hindi mo binayaran yan, kasi hinahabol cash, eh, pwede kanyang ikulong ng 6 na taon. So, ganun ang nangyari. So, ipinaalala ko lang sa inyo mga nakikinig na andi dito si Katax Maureen Brasa. So, hihinga natin ng tulong si Katax Maureen Brasa. Paano mag-register? So, ang isa nga, isang requirement, kung ikaw ay mag-uumpisa ng negosyo, dapat meron kang Certificate of Registration sa BIR. At pag wala kang Certificate of Registration sa BIR, dalawa ang pwedeng mangyari sa'yo. Lagi mo itong maririnig sa BIR. Number one, pwede kang kasuhan administratively. Ayun, sabi administrative summary proceedings. Ano yon? Civil liability at saka criminal liability. Andi dito rin si Marisa Jonas, magaling na bookkeeper din to at accountant ha. Kung nangangailangan kayo ng tulong, eh, puntahan nyo sila. Si Maureen Brasa at si Marisa Jonas. Ngayon, ano yung susunod na negosyo? So, sabi ko nga kanina, maraming mga new businesses ito eh. Yan, new business. Hindi. Tapos, siyempre, pag nagrehistro ka, isa sa mga requirement ng BIR, eh, dapat meron kang official receipt or sales invoice. Yan yung ini-issue ng mga mall, di ba, pag bumibili ka. Kailangan din ng mga maliliit na company. Kaya nga sinasabi ko, kahit nagtitinda ka ng turon, nagtitinda ka ng banana queue, mag-start ka ng tama. Wala hong masama sa pag-i-start ng tama. Ang masama, mag-start ka ng illegal o unlawful. Sabi ko nga kanina, mamaya kung itutuloy niyo yung panonood sa akin, ituturo ko sa inyo, 1% lang babayaran ninyo at wala ho kayong magiging liability. And number 2, of course, annual registration fee, 500 pesos. Yun lang exposure nyo. For example, kumikita ka ng 3 million, yung mga kumikita ng 3 million, ang babayaran nilang tax, 30% no, 900,000. Eh kung mag-iintay ka mamaya, ang babayaran mo lang is 30,000. Oh, imaginein mo, ituturo sa inyo ng inyong tax specialista kung papaano. At magkakaroon ka pa ng hanap buhay. So, sir, magkano pwede kong i-charge? So sabi ko nga, pag kumuha ka ng Certificate of Registration, 1,000. Diba? Sasabihin mo, ako na rin ang gagawa ng iyong authority to print. Ako na rin ang kukuha sa'yo. Huwag mo singilin ng 1,000. Dagdag ka ng 500. Oh, may 1,500 ka sa loob ng isang araw. Ba, mahirap ba yon? Yung mga kaibigan natin at mga kababayan natin na nag-grab, napakatagal para makakumita sila ng 1,500 isang araw. Pero sa taxation, napakadali noon. Napakadali. Okay? So, iniimbitahan ko yung mga riders. Ayan, mga riders, pwede nyo maging negosyo to. Pwedeng-pwede. Kasi paikot-ikot na kayo eh. Eh, pupunta lang kayo ng BIR, may motor na kayo, di ba? O, pag-aralan nyo lang paano mag-fill up ng form. Para rin kayong kumukuha ng order sa mga food. Di ba? Yung nag-order ng food sa inyo, ganun din yun. Mga riders, gandang negosyo to. Okay, kahit naka-grab kayo, pumunta kayo, papapasukin kayo. Akala siguro ng security guard, eh may mag-o-order o di-deliver kayo. Ang ganda ng negosyong ito. Biyayang hanap buhay ito mula sa taxation. So, meron ka ng another, di ba? Isa, Certificate of Registration, Authority to Get Receipt. Ito, Tax Clearance Certificate of Tax Liability. Tungkol ho yan sa ano eh, sa mga gustong magnegosyo at ang inegosyo ay yung panggobyerno. Ayan. Pwede rin kayong kumuha niya, kaya lang medyo mahirap yan. Masalimuot yan. Since masalimuot yan at mahirap, medyo malaki dapat ang i-charge niyong professional fee dyan. Or skill fee. Ah, magandang tawagin kasi skill. Mamaya, hindi kayo, wala kayong lisensya sa Professional Regulation Commission. Tawagin natin skill fee. Ano pa? O pagkuha ng
tax identification number or card. O, pwede kayong maningil ng additional 1,000 dyan. Ah, ito medyo mahal. Kukuha kayo ng certificate authorizing registration. Yan o, pag nagkaroon ng bentahan ng lupa, pwede. Sino magiging market nyo rito? Yung pong mga real estate broker, yung pong mga real estate agents, ha, sa dami ng kanilang kliyente, wala na ring time yan eh. O, sino may time? Eh, yung may mga Grab, yung may mga motor, para mabilis kayong pumunta kung saan-saan. O, anong magandang ano dyan? Messengerial. Kasi medyo delikado yung dokumentong yan. At pag nawalan nyo yan, naku po, maraking problema. So, kung messengerial lang kayo, kakausapin nyo yung makikipag-partner kayo ngayon doon sa mga real estate broker o real estate, huwag kayong mahiya, agents. Sabi mo, ako na lang ho maglalakad ng certificate authorizing registration nyo, ibigay nyo sa akin, idikta nyo sa akin yung mga preferences ninyo o instructions ninyo, and then ako po ang pupunta. Napakagandang hanap buhay. Ang dami naghahanap niyan. So, mamaya explain ko sa inyo paano mag-market. Ayun. Yun nga problema ng iba eh. Tuturuan ka ng technique o ng skills, hindi ka naman tuturuan ng market, eh di walang bibili sa'yo. So, yung susunod natin dito, others. Ah, ang dami niyan. Okay, yung mga magpa-file. Filing. Submission of reports. Minsan wala ho silang time niyan. Okay? So ikaw na lang. O magsasubmit ako ng report. O singilin mo 500. 'Di ba? Ako na lang ho pupunta sa BIR. Ako na lang magsasubmit niyan. Ano special instruction nyo? Alam ko kung pagpa-receive niyan, may special instruction ba kayo sa akin? O sulat mo ngayon. 'Yun. O singilin mo 500. 200 muna pag dinala mo 'yung dokumento at tapos pag na-receive mo na another 250. Ganun lang po. Ang importante kasi dito, pag nagne-negosyo kayo sa biyayang hanap buhay para sa manamula sa taxation, dapat honest kayo. Kahit maraming biyaya official lang dishonest, kayo ay honest. Para tumaas ho yung inyong credibility, una, irespeto nyo yung nagpapatrabaho sa inyo. Pangalawa, gawin yung tama yung ginagawa, yung ano, pinagagawa sa inyo. At higitan nyo pa. Ha? Kahit hindi niya sinasabi, higitan mo pa yung iyong serbisyo. Kasi ire-refer ka niyan sa mas maraming tao. Of course, marami pa ho tayong mga pwedeng ano dito. Pwede naman yung i-download to, 1905. Ito po yung mga pwede ho ninyong maging negosyo. Andyan dyan na po lahat. Meron tinatawag na change of accounting method. Ayan. Another business ho yan. Accounting method. Maraming tao na sunod lang ng sunod sa accountant. Mali. Meron hong benefits sa pag-change ng accounting method. Ito, turo ko rin niya sa inyo. Meron hong benefits sa change. Ha? Change of accounting period. Yan. May benefits din ho sa change of address. Yan, kailangan ho lahat ng tao niyan. So, iisa-isahin ko ho yan. Ah, ito na pala, nakasulat na rito. Change of address. Oh, letter B. Oh, change of address, change of registered name. Ayan, mga negosyo ho yan. Okay, change of accounting period, change of registered activity, change of ad facility types. Ito yung sinasabi ko kay Mau, kung paano ililipat yung taga-Palawan, change of incentive, details, registration, change of tax type, update of contact type, ayan, authorized person. Ito pag ginagamit ha, pagdating sa mga letter of authority. Update ng mga stockholders, cancellation ng TIN, pagre-retire, termination ng business, change of civil status,
books of accounts, magpaparehistro ng books of accounts, correction, mali spelling, ayan. So, itong mga bagay na to, okay, is available na po. Ang kailangan lang ho ninyo is maging familiar kayo sa paano gawin ang mga bagay na to. So, i-request natin, ha? Magagawa tayo ng grupo ngayon na pwede nyo lapitan. Kung available yung ating mga kaibigan na mga naturoang estudyante, isasama natin sila rito para sila yung maging mentors nyo. So, mas maraming tao na matutulungan tayo, mas maganda. Mas maraming maliliit na tao na walang hanap buhay ngayon, lalo na sinasabi ko, pinakamagandang business ito sa mga riders. Kasi kulang ho tayo sa mga messengerial pagdating sa taxation. Ayan. So, bubuo ho tayo ng grupo later on para ho dito and then ini-invite ko kayo. Ngayon, naipangako ko na kayo po pwede hong 1% lang ang bayaran nyo. Ayan. Lahat, karamihan naman ko ng Pilipino eh. Sabi nga nila, sabi, hindi ko ito na be-verify pa. Kung ikaw ay may 10 million assets or 10 million cash, kabilang ka na sa mga mayayamang Pilipino. Ibig sabihin, kasama ka na sa 10% ng population natin na mayayamang Pilipino. 10 million lang ah. Napakaliit, di ba? Kung titin, ang bilis gastos yun ng 10 million eh. So, ibig sabihin lang nung data na natanggap natin, which is hindi ko pa nabay-verify yun, karamihan ay hindi kumikita ng 10 million. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. So, kung hindi ka kumikita ng 10 million o wala kang asset na 10 million, sabi ng batas natin, pwede kang mag-apply ng barangay micro business enterprise. Anong ibig sabihin nun? May exempt ang income mo from income tax. Wala kang babayarang income tax. Zero. Ang gagawin mo lang, magpa-file ka ng return. Tax return. Based dun sa due date na nakasulat sa tax code. Pero kailangan mo magbayad ng annual registration fee. Huwag natin kalimutan, malapit na naman ang deadline ng annual registration fee, January 31 ata. Hindi ko kabisado yung date. Kailangan magbayad na tayo. Bayaran ng annual registration fee. And number 2, exempted ka rin sa value-added tax. Wala kang babayarang value-added tax. In lieu ng pagbabayad ng value-added tax, 1% lang ang babayaran mo. O, halimbawa, kumita ka ng 3 million, o 1% ng 3 million is 30,000 lang. Yun lang babayaran mo. Diba? So, kung nasa ganito kayong hanap buhay at hindi naman na kalakihan nyo, o 1 million lang kinita nyo, o less than 1 million, maliit lang yun, 10,000 lang yun sa taon. Diba? So, maraming benefits. Ituturo ko dun sa mga taong nakikita nating kailangan ng hanap buhay. So, kung meron ho kayo, ipunin namin kayo para magkaroon kayo ng hanap buhay. So, sir, paano ko i-market yung sarili ko? Okay? Yung pinakamura, halos wala kang gagastusin. Of course, meron pa rin gagastusin kasi kailangan mo ng internet eh. Tumamit ka ng Facebook. Di ba yung marketplace? Libre naman yun eh. Gawa ka lang ng picture mo na nag-o-offer ka ng services. Ha? Halimbawa, nakikita ko yung iba rito sa marketplace. Sabi na, libre! Ano yung libre? Libre na i-renew ko ang license mo sa PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board. Ba't nila nililibre? Kasi yung ibang servisyo nila may bayad. Siyempre, pag binigyan mo yung tao ng libreng servisyo, yung susunod na kailangan nilang ipatrabaho, sasabihin nila, ay, kaya mo pa rin ba to? O, yun. Kaya mo rin bang mag-file sa Department of Labor and Employment? O, ibibigay na sa'yo. Iga-grant na yung business. Tsaka ka kayong mag-charge. Ganun lang. Offer mo. Mag-offer ka. Para makilala ka.
Saan? Facebook. O, pinakamababa, pinakamurang halaga. Number two, paano mag-market? Ayusin mo yung sarili mo. Walang tao maniniwala sa'yo kung pinagpapawisan ka. Ang dumi-dumi mo. Ayusin mo yung malinis lang. Okay? Parang pag tinignan ka, tinging mabango. Okay? Mag-ano ka? Nakuha ko to kay Manny De La Cruz. Kinakamusta ko nga pala si Manny. Mukhang masarap kausap yan si Manny. Maraming kwento yan na nakakatawa. Nakuha ko to kay Manny. Si Manny, sorry Manny, kailangan natin tong itulong sa iba ha. Pagpasensyahan mo na ako, yung sikreto mo ay isishare ko sa iba. Si Manny ay pumupunta yan sa mga BIR, Revenue District Offices. Ayan, umiikot yan. Nakasuot siya ng barong Tagalog. Nakabalat. Napakaganda. Nandoon siya, sa loob ng BIR, para maganap ng kliyente. Paano? Una-una, may calling card siya. Hindi nyo naman kailangan ng magandang calling card. Kahit na ano, mag-print lang kayo. Sa typewriting, maiintindihan naman ng mga tao yan na nagsisimula kay. No? Tingnan mo kung sino may problem. Yung lumapit dun sa BIR na registration, tapos hindi tinanggap, may problem yun. Yung kumakamot sa ulo, may problem yun. Lapitan mo, huwag ka mahiya. Kasi yung mahiyain, walang kakainin yun. Ha? So, lumapit ka doon. Magandang araw po. Kung meron ho kayong problema at gusto nyo, hindi ho ako fixer, dapat sabihin nyo yun. Kasi bawal ho ang fixing. Hindi ho ako fixer, ako ho ay naglalakad ng ganyan. Wala ho akong kilala. Ang pag-uusapan lang ho natin ay tungkol sa batas. Kung kailangan nyo po ako, mura lang po ang serbisyo ko, ito po ang aking number. Pigay mo. Diba? Nakaprint sa typewriting. Oh, hindi ka gagastos. Piprint mo lang. So, ibig sabihin, dalawa yung channels nyo. Sa Facebook, wala kayong gagawin kundi tumingin sa Facebook. Pag nasa Facebook kayo, nasa loob kayo ng bahay, or hawak nyo yung cellphone nyo. Okay? Or, nasa RDO kayo, Revenue District Office, nagbibigay kayo ng inyong calling card. Okay? At ino-offer nyo yung services nyo. Ang problem kasi right now, kaya yung mga ano kumikita, dahil meron silang brand. Ano yung brand nila? Grab. That's a brand. Kaya pinagkakatiwalaan sila. Ano pa? Food Panda. Diba? Tuk-tuk. Ayun, mga ganong klase. Lalamub. Dapat may gumawa rin kayong brand. So, ang gagawin ko para makatulong ho tayo sa inyo. Ako walang interest. Walang interest ako sa pagkakaperahan. Hindi ko pagpakaperahan ko. Hindi na. Sa inyo na yan. Diba? Sakit ang ulo sa akin yan. Ang dami ko lang ginagawa. Ang gusto ko, magkaroon ng hanap buhay ang mga Pilipino sa taxation. Because mas maraming Pilipino na nagkakahanap buhay sa taxation, mas mawawala ang graft and corruption sa bansa natin. Yun ang habol ko. Mawala ang graft and corruption at dumami ang Pilipino na marunong sa tax. Now, gagawa nga ako ng grupo para meron kayong brand. Okay. So, yung mga grupong ito, sila na yung magmamanage sa inyo. So, may nakikinig sa akin presidente ng company ngayon, nakikinig yung mga accountants, huwag na ho kayo mag-alala. Ititrain natin itong mga taon to through ganito na lang. And then, kung kailangan nyo ng serbisyo nila, tumawag kayo sa amin para maibato namin sa inyo kung sinong malapit. Kasi wala ho tayong pondo na katulad sa Grab na makikita kayo sa apps. Wala ho tayong ganun eh. So, pinakamaganda ho dyan, magkaroon na lang tayong website or Facebook page na nandoon ho yung, halimbawa, malapit kayo sa Marikina, o yan, malapit kayo sa Makati, o kaya nasa Abra kayo, hindi na pupunta yung mga taga-Abra dito sa Manila para maganap ng kanilang magiging messenger or tagalakad ng kanilang mga BIR. So, yun, simple lang ho yun. Ang tawag ho kasi dito ay logistic. Tax logistic. So, meron pang ibang mga business. Sabihin ko na, tax bookkeeping, tax audit, tax
lectures, tax consultation. Ayan. Yung tax lawyer, hindi ho tayo lawyer, hindi para sa atin yun. So, andi dito si Mary Grace Reyes, aba, sinasabi niya willing siyang mag-join. Oh, Mary Grace, kakausapin ko yung, first time ko ito kasing bino-broadcast, alam niyo, may matanda na rin ako, si senior citizen ako. So, gusto kong makatulong sa pamamagitan ng taxation kasi yan ho ang kinabuhay ko for the past 35 years. At, nandito din si Iljen Santos. Magaling na lecturer ho yan sa tax. Makakatulong ho sa inyo yan. Maggrupo ho tayo para ho tayong grab, lalamove. May kanya-kanya ho tayong area para ho makatulong ho tayo doon sa mga wala hong time o wala hong kakayanan na mag-comply sa requirement ng batas. So yun lang po mga ka-taxpayer kong minamahal at sana po ay itong aking tawag nito. Itong aking civil service ay nakatulong. Sana mapamulat ko ho ng kaisipan ng iba. At hindi ko kaya to, ha, hindi ko kaya, sinasabi ko na. So kailangan ko ng mga tao para magawa ho ito. Kasi personally, hindi ko kaya sa dami ho ng ginagawa rin natin. So with that mga ka-taxpayer kong minamahal, sana na-inspire ko kayo na subukan naman ang negosyo sa taxation. Ang objective ko kasi mas maraming nakakaalam ng taxation. Mawawala ho yung graft and corruption. Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. See you later!